Nagtatalo si Dave at Paco dahil gustong gusto nang sabihin ni Paco kung ano talaga ang totoo na si Drew ang nakapatay sa tatay ni Cherry. Pero si Dave na may lingid na motibo at takot na mawala ang pagmamahal ni Cherry sa kanya ay ayaw sa balak ni Paco at sinabi na ang pagsabi daw ng totoo ay may posibilidad na mawala si Cherry sa kanila. Pero ayon kay Paco ay nawawala na si Cherry sa kanya dahil malayong malayo na ito sa dating Cherry noon. At dagdag sinabi ni Paco na pagod na daw siya sa katatago ng sikreto at kasalanan ng pamilya nila na hindi naman daw siya ang may kagagawan. Samantala, may tumawag na pulis dito sa kay Paco na sinabing nahuli na nila itong bunsong kapatid ng mga Estrella na si Drew. At dahil ayaw pumunta ni Cherry at ayaw rin payagan na pumunta si Dave, ay mag-isang pumunta si Paco sa presinto. At nang nagkita sila ni Drew, ay humiling itong bunso na papalabasin siya ng kanyang kuya Paco. Pero hindi ito pinagbigyan ni Paco na umanoy dapat matuto itong si Drew sa kanyang mga kamalian. At dapat aminin na rin ang kasalanan na matagal nang itinago ang pagpatay nito sa kay Mang Panyong. Naiwang natigagal si Drew sa narinig sa kanyang kuya Paco, lalo na't naririnig niyang pinag-uusapan siya ng kapwa preso na si Drew ay hindi lang adik kundi pusher. Samantala, pinuntahan naman ni Cherry Red itong si Drew, pero si Cherry ang sinisisi ni Drew sa nangyayari sa kanya ngayon, lalo na't ang nangyari dito sa kay Tori na umano'y sinet up siya ni Cherry. Pero ayon kay Cherry, wala ibang sisisihin si Drew kundi sarili nito na pinili niyang maging adik at makipagkaibigan sa mga pusher. Kaya ito ang napala ni Drew sa buhay. Samantala, gulat si Dave nang malaman mula kay Cherry na hindi pinalabas ni Paco ang bunso nilang kapatid. Lalo na, hindi nito pinagbigyan ng special treatment. Gustong tulungan ni Dave si Drew pero sinaway siya ni Cherry na hayaan si Paco na disiplinahin ang kanilang bunsong kapatid. Samantala, hindi na sinamahan ni Colleen si Seb papuntang presento para bisitahin si Drew, na ayon kay Colleen, pinili niyang pagkatiwalaan pa rin si Seb. Pero di pa nakalayo si Seb ay tinawagan na ito ni Belle na naririnig ni Seb sa kapilang linya ang umiiyak na Bill at humingi ng saklolo habang naririnig rin ang sigaw ni Gob Elvis na sumisigaw na buksan ang pinto. Samantala, nabuksan ni Gob ang pintong inilak ni Belle at lalong sinaktan ang babae. Lalo pang umapoy sa galit ang Gob nang makita na tinawagan pala ni Belle itong si Seb para humingi ng saklulo. Kaya may banta si Gob na papatayin niya si Seb para matigil na ang kalukuhan ng kaluguyo niyang si Seb at itong si Belle. At iniutos sa tauhan na itali ang babae. Samantala, galit at pagkabahala ang naramdaman ni Paco nang pinapatawag ni Gob Elvis itong si Seb. Halos gustong bugbugin ni Paco si Seb sa kinasasangkutang gulo na madadamay pati buong pamilya nila. Humingi naman ng tulong itong si Seb sa kay kuya niya Paco sa takot na patayin siya ni Gob Elvis. Wala ring magawa si Paco at Seb kundi harapin si Gob. Ayaw iwanan sana ni Paco ang kapatid, pero dahil nangako si Gob na walang mangyayaring masama sa kapatid, ay pinagkatiwalaan ito ni Paco. Pagkalabas naman ni Paco, agad dinala ng tauhan ni Gob si Seb doon sa kinaroroonan ni Belle at tinutukan sila ng baril. Dito na kaya matatapos ang pagiging babaero ni Seb? Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa A Family Affair.